MTB MLE 2 Tagalog Aralin 2 Kasarian ng pangalan. Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Kasanayang pagkatuto at Koda. Identify the gender of naming words when applicable. Sa ating nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang tungkol sa pangalan. Ano nga ulit ito? Mahusay. Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ang pangalan ay mayroong apat na kasarian. Talakayin natin ang mga ito. Pambabae. Ito ay tumutukoy sa mga pangalang pambabae. Halimbawa, nanay, lola, at ate. May naisip pa ba kayong pangalang pambabae? Ikaliwang kasarian ng pangalan, panlalaki. Ito'y tumutukoy sa mga pangalang panlalaki. Halimbawa, tatay, lolo, at kuya. May naiisip pa ba kayong pangalang panlalaki? Ibigay niyo nga ang mga ito. Ikatlong kasarian ng pangalan ay ditya. Ito'y tumutukoy sa mga pangalang may kasariang hindi agad masabi kung babae o lalaki. Halimbawa, kapag sinabing kapatid, guro at bata, hindi agad matutukoy o masasabi kung ito ba ay babae o lalaki. Ika-apat na kasarian ay ang walang kasarian. Ito'y tumutukoy sa mga pangalang walang kasarian. Halimbawa, bundok, ulap at kubo. Kung inyong mapapansin, ang mga pangalang walang kasarian ay mga bagay. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Gawain 1. Kilalanin ang kasarian ng mga pangalan sa loob ng mga kahon. Kulayan ang loob ng kahon ayon sa kasarian nito. Rosas ang pambabae. Asul ang panlalaki, berde ang titiyak, at lila ang walang kasarian. Una, bahay. Ikalawa, prinsesa. Ikatlo, kaklase. Ikaapat, hari. Ikalima, pusa. Ika-anim, ninong. Ika-pito, tita. Ika-walo, lapis. Ika-siyam na bilang, gulay. At ika-sampu, anak. Kilalanin ang kasarian ng mga pangalan sa loob ng mga kahon. Kulayan ang loob ng kahon ayon sa kasarian nito. Gawain 2. Tignan ng mabuti ang larawan sa ibaba. Hanapin sa larawan ang mga pangalang nasa iba't ibang kasarian. Ang mga unang titik at bilang ang iyong magiging gabay sa paghahanap ng bawat pangalan.
Hanapin ang dalawang pangalang pambabaeng nagsisimula sa titik L at titik N. Hanapin ang dalawang pangalang panlalaking nagsisimula sa titik K at titik L. Para sa ikalimang bilang, hanapin ang isang pangalang ditiyak na nagsisimula sa titik A. Para sa ika-anim na bilang, hanapin ang isang pangalang walang kasarian na nagsisimula sa titik U. Gawain 3. Kilalanin ang pangalang tinutukoy sa bawat bilang. Isulat sa unang linya ang pangalan at ang kasarian naman ng isinulat mong pangalan sa ikalawang linya. Unang bilang, ako ang taong tumutulong sa pag-apula ng apoy kapag may sunog. Ano ang pangalan? At ano naman ang kasarian ng pangalan na ito? Ikalawang bilang, ako ang matulis na bagay na katulong mo sa pagsusulat sa paaralan. Ano kaya ang pangalang tinutukoy dito? At ano ang kasarian ng pangalang ito? Ikatlong bilang, ako ang tatay ng iyong nanay. Ano ang tawag mo sa akin? Ano kaya ang tinutukoy na pangalan sa bilang na ito at ano ang kanyang kasarian? Ikaapat na bilang, ako ang asawa ng iyong tatay. Ano ang tawag mo sa akin? Ano kaya ang pangalang tinutukoy dito at ano ang kanyang kasarian? Ikalimang bilang, ako ang maamo mong alaga na tagapagbantay din ng ating bahay. Ano kayang tinutukoy na pangalan para dito? At ano ang kanyang kasarian? Gawain 4. Gumuhit ng tigiisang halimbawa ng pangalan sa loob ng kahon ayon sa hinihingi nito. Pambabae o pangalang pambabae? Pangalang panlalaki? Ditiyak? At walang kasarian. Gumuhit ng tigiisang halimbawa.